So kahapon guys, I went grocery shopping. While I was at the counter, yung lady na nasa cashier, nag-comment siya. Sabi niya sa akin, ang mahal na ng bilihin, no? Biruin mo itong pinamili ko, ilang items lang to, 1,000 pesos na to. And I noticed na tama nga naman. Sa 1,000 pesos, ilang items na lang ang nabibili mo. Nagtaas na mga pamasahe, mahalang gas. Ramdam mo talaga ang pagtaas ng inflation. With increasing interest rates and inflation rates, of course, it equates to increase ng mga cost of goods or mga bilihin. No, ang video na ito ay hindi tungkol sa economic illiteracy, although this is somewhat related, but I will share to you today in our video, ano nga ba ang mga patok na negosyo nitong 2023? Dahil for sure, kayo ay naghahanap na ng mga mapagkakakitaan by this time. So kung gusto nyong malaman, stick around and don't forget to like itong ating video. Mama Betcha here and welcome back sa ating panibagong video. I am an e-commerce professional and in this channel, I give tips, best practices, tutorials, and other interesting things related sa pag-online negosyo. So kung bago ka lang sa aking channel, please consider subscribing and i-click nyo na rin ang bell notification para updated ka sa aking mga bagong videos. So yun na nga, no? We are talking about pagtaas ng mga bilihin. For sure, some of you here are now likely researching, learning, and preparing yourselves continuously para magsimula ng negosyo. Sa status ng world economy today, in general guys, ang outlook would be tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilihin until 2023. So hindi ako magtataka that some of you here are now looking for another ways to increase your household income. Alam ko, it can be difficult to identify ano nga ba ang mga negosyo na pwede mong pasukin nitong 2023. So to help you out in this process, let me share to you ang aking mga predictions at ano nga ba ang mga patok na negosyo na maari mong simulan, online man yan or offline. So before we discuss kung ano nga ba yung mga negosyong patok nitong 2023, I would like you to know na itong mga data na ito ay back up by Google Trends. So ito po ay ni-research na inyong Mama Betchay para hindi naman kung ano-ano na lang ang nire-recommend natin na mga patok na negosyo. So let's go ahead, hop right in. I will let you know kung ano yung ating number one na patok na negosyo na pwedeng pasukin nitong 2023. Ang una sa ating listahan ay packaging supplies. So ano tong mga packaging supplies? Example nito, bubble wraps, pouches, corrugated boxes, clear tapes, fragile tapes, and many more. Sino yung target market natin dito? Of course, ang target market natin, mga online sellers. Ang pinakapaboritong online activity right now is online shopping. More and more people are choosing to buy products from online sellers. And ang online selling, ang forecast po niya is it will double over the next 4 years. So ang e-commerce situation or status dito sa Philippines ay still booming. So isa sa mga negosyo that you can fill in is itong packaging supplies. So you can fill in the online seller's packaging needs. So, you can outsource this locally and pwede mo rin siyang i-import abroad. Pangalawa sa ating list ay yung food business. So, food business, ano yung mga examples niya? Bakery, mga ready-made meals, yung mga gourmet. Meron din yung mga sweets, yung nagbe-bake ng mga cookies. So, may mga niche store tayong nakikita online na nagsasell ng mga cookies. And pwede rin yung mga mobile katulad ng food truck. Ang target market natin dito ay yung mga working class, mga stay-at-home mom, at saka yung mga, of course, yung mga work from home natin na mga kababayan.
Bakit food business? Ang food business idea, of course, never go out of style as everybody needs to eat several times a day. That's why ang pagsisimula ng negosyo na nakasenter sa pagkain can be a truly rewarding enterprise. Our next item on the list is, of course, itong pet supplies. And so, ano yung mga pet supplies? Ito yung mga dog food, cat food, pet carriers, mga crates, or any related accessories. Ang target market natin dito ay millennials to Gen Zs. Of course, people love their pets. The younger the generation, the more likely individuals are to treat their pets as family members. And of course, we would want to provide them with only the best. They are also faithful companions, but they can also generate lots of money for you. So if you love pets and have a passion for taking care of them, you can leverage this passion into a passive income stream by creating an online or offline store na nakafocus sa pet products. Ang pet products po guys, no, may high demand yan sa market. Kung mapapansin nyo, especially kung online sale, may mga biggest campaign of the year, no, lagi silang nasusold out. Kulang ang kanilang stocks. And ang nakikita ko dito, come 2023, you may want to consider yung mga pet products na merong organic and natural na ingredients. Our next patok na negosyo nitong 2023 is yung home care and cleaning supplies. Ano yung mga ito? Of course, ito yung mga liquid detergents, bleach, dishwashing liquid, car shampoo, car wax, and meron ding trending na laundry pads. So yung target natin nito, of course, since this is home care and cleaning supplies, ay yung ating king and queen of our households, mga mommies, mga daddies. Nitong 2020, ang household cleaning supplies, they immensely grew the trend and they continued to rise the following years, showing no signs of stopping. So, ito yung isa sa mga trending product category na hindi mo pwedeng kaligtaan. For this one, you can choose mga universal cleaners or mga products for specific surfaces. So, focus ka din sa mga niche products kapag ito ang gusto mong pasukin na negosyo, mapa-online man yan or mapa-offline. Alam nyo po, nakaka-surprise ito dahil ang cleaning supply market is incredibly competitive. So, you have to think ahead and offer products that follow more than just one rising trend. Okay, so ang next natin sa ating listahan, patok na negosyo nitong 2023 is yung skincare and beauty products. Kung napanood nyo yung ating mga video the past few weeks, nabanggit ko na to na isa to sa mga top category ng mga platforms dito sa Pilipinas. So why skincare and beauty products? Ano nga ba ang mga ito? So ang skincare and beauty products, napaka-broad din ng negosyo na ito. So cosmetics is under this, makeup, anti-aging, kahit yung mga baby care products is under this category. So, yung mga niche na baby care ay pasok na pasok dito. Target market natin dito is men and women of all ages. Ang niche na ito is one of the most lucrative niches available na meron sa market. Malaki ang profit sa negosyo na ito. Although, there is a lot of competition in the niche kasi baka tanungin niyo ako, Mama Betchay, ang dami-dami nang nagbebenta ng skincare and beauty products. Kahit malaki ang competition dito, you can still make a fortune by figuring it out, the right market and the right trendy skincare and beauty products to sell. So ito, sabihin ko sa inyo ha, that in recent years, meron din ako nakikitang demand for eco-friendly and sustainable na skincare and beauty products. So watch out for that sa 2023 dahil maraming maglalabasan na mga niche na ito under this category. And of course,
hindi mawawala sa ating listahan. Ang isa pa rin sa patok na negosyo nitong 2023 ay fashion clothing. Ito yung mga apparels, mga damit. From baby onesies to dresses. Ang target natin sa fashion clothing can be men and women. And kung gusto mo ng niche ng streetwear, yung mga streetwear culture, then pwede mong ang target market ay yung mga Gen Zs. Ang fashion clothing category remains to be in the top 10 pagdating sa e-commerce. Therefore, isa pa rin to na patok na negosyo nitong 2023. It's affordable, stylish, and when you produce trendy outfits, you are more likely to get 4 to 13% na margin. Napaka-highly competitive ng niche din na ito. If you want to start a clothing line, you need to take branding very seriously. Pwede mong gamitin ang influence ng social media to your advantage, i-share mo yung brand story mo, tease your audience with the sneak peek of your products, and of course, make your relationship skills as great as your branding. Limang patok na negosyo nitong 2023, and ang advantage dito is you can sell these from home and ibenta online. If you are a beginner in online selling with no technical aptitude, you need not to worry because ang technology po nowadays are evolving. You can start selling sa mga free platforms katulad ng Facebook and i-integrate nyo na rin if you worried about how you can ship your orders sa iyong mga customers sa anumang parte ng Pilipinas yan. You can also use a free platform. Integrate nyo yung Facebook shop nyo with the use of an all-in-one store builder, Prosperna. Share ko sa inyo, no, ang isang Facebook store na may nakasetup na na Prosperna application so you'll know the benefits kung meron ka ngang free Facebook shop tapos meron ka pang free Prosperna. So guys, ipakita ko lang sa inyo, no, how a Facebook shop and Prosperna account looks like. So, si Facebook Shop, ang example natin today in our video is yung kay B Lucky Charms. So, si B Lucky Charms is powered by Prosperna. Naka-integrate sa Facebook Shop kay Prosperna na all-in-one store builder. So, kung halimbawa ako, potential customer ako, magme-message ako sa'yo sa Facebook Shop kay B Lucky Charms. Ito yung makikita nyo. So, meron siyang chatbot. So, with the right setup, all the details that your customers would want to get about your online store, about the products that you sell, pwede na siyang makita ni customer sa Facebook Messenger mismo. Okay, so kung nakikita nyo, no, dito naka-display, scroll down lang natin, naka-showcase na rin dyan yung mga products ni B Lucky Charms sa Prosperna. So you can advise your customers na not only they can purchase the products right away doon sa Prosperna, but dyan nakikita nila sa Messenger, pwede nila i-click yung buy now and then madadirect na siya sa iyong Prosperna store. So pipili na lang sila kung gusto nila na i-book ito via Lalamove or Grab. Then, pwedeng-pwede. Kung gusto nila ng COD or via JNT and LBC. So, isa-setup nyo lang siya ng maayos. And then, so smooth sailing na inyong transaction pagdating dito sa Facebook and Prosperna na all-in-one store builder. Free lamang po ang pag-sign up sa Prosperna. But if you wanna level up your game, use other features, meron din po silang mga paid plans. I will put the link down below. Sign up for free. Mag-comment din kayo guys ha. What do you think of this all-in-one store builder na Prosperna? This is Filipino-owned. So, supportahan natin. And then, if you need assistance, mag-comment down lang kayo sa ating video. And I'll be happy to accommodate your request kung gusto niyo ng tutorial dito sa Prosperna application. If you guys appreciate what I do in this channel, please don't forget to like, subscribe, share away with your friends and family. Once again, this is your Yo Mama Bechay. I'll see you in our next tutorial.